Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyokin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem ang lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay, sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay, ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Pagpuri't pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapan. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, mupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 22nd linggo sa karaniwang panahon. At makalipas po ang 4 na linggo na atin pong pakikinig mula sa Ebanghelyo ni San Juan patungkol sa tinapay ng buhay. Sana po hindi natin makalimutan, no? Paulit-ulit yon na sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Siya ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kaya yung kahalagahan ng pagkain natin, yung kahalagahan na nakikisalo tayo at sa ating pakikisalo, kumakain tayo ng katawan ni Kristo. Kasi ito ang magpapalakas sa ating mga espiritual na pamumuhay. Kung malakas ang espiritu, kayang-kaya niyang palakasin ang ating pangangatawan o ang ating pisikal na katayuan. Sana po, no, gaya ng nasabi ko, kayo na madalas na nagsisimba, maging sa mga online o nasa online, mabigyan natin ng diin at kahalagahan ang pagtanggap kay Kristo. Hindi lang basta nakikinig tayo kay Kristo,
kundi tinatanggap natin siya. Gaya na nasabi ko, palalakasin tayo nito. Malinaw po ba? Ngayon, magsisimulaan naman tayo sa ating pakikinig sa Ebanghelyong ipinapahayag ni San Marcos. At dito, pinahayag ni Jesus na kailangan nating suriin ang nilalaman ng ating mga puso dahil dito nagmumula ang mga masasamang isipang nag-uudyok sa isang tao na maging masama o mapasama. Kailan ba kayo huling nagpa-check up ng puso ninyo? Kailan nyo ba huling sinuri yung puso ninyo? Mahalaga po yan, no? Kasi pag huminto ang tibok ng puso, hindi ka nagagalaw dyan. Pag na-stroke ka, swerte mo na lang kung mabuhay ka pa. Pero yung iba, kapag inatake sa puso, ay dead on arrival. Pero, seryoso po, kamusta ang inyong mga puso? Ha? Okay pa siya. Okay pa. Tumitibok pa. Pero, kamusta yung laman ng puso? Yan. Ano ang nilalaman ng puso natin? Madalas, di lang natin pinapansin, di natin pinag-uukulan ng panahon na suriin, ano nga ba ang nilalaman nito? Ito yung mga sinasabi po, no? Dito nagmumula. Yung desire, yan. Yung desire natin. Kaya kailangan natin sinusuri, no? Ano na ba yung nilalaman? Kasi kung mga toxic na yung nandiyan dyan, kailangan mong alisin. Dahil ikamamatay mo yan. Ikakasakit mo yan. Sabi po dito, no? Pag nilayan nyo po, ha? Sabi dito, ang nilalaman at dito nagmumula sa puso ng tao yung pakikiapid. O, pag sinabi, ano bang pakikiapid? Yung meron ka na, may asawa ka na, nagnasa ka pa. O, hindi lang basta nagnasa, kumabit ka pa sa iba. Pakikiapid. Kaya, oops, bantay, di ba? Oops. Kasi ang puso naman, hindi nakakakita eh. Lagi natin sinasabi, tumibok eh. Hindi siya nakakakita. May mata ka para kontrolin din at damahin mo, ano ba tinitibok niyan? Ano bang kinakabog-kabog niyan? Baka mapasama tayo niyan. Pag nanakaw, pagpatay, pangangalo niya, pag-iimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, andyan na yung pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan, kahangalan. Ano ba? Meron bang nilalaman sa ating puso? Nandiyan dyan ba? O hindi lang natin matukoy? Kasi kinasisira natin. Halimbawa na lang, no? Para bang dito, hindi yung pagkain ang nagdulot sa iyo ng pagkakasakit. Hindi yung pagkain. Sige, kumain kayo mamaya ng taba. Sige, kumain kayo. Hindi yun ang problema. Yung katakawan mo ang problema. Yung pagiging sakim, yun ang problema. Hindi yung kinain mo, hindi yung binili mo. Kundi bakit mo binili, bakit mo kinain? Na dapat binahagi mo eh, dapat nag-share ka eh. Pero sinarili mo kasi yung nasa puso mo, akin lang ito. Kaya nga yung lumalabas, di ba? Yung lumalabas sa ating mga bibig, yun ang nagpaparumi sa atin, hindi yung pumapasok. Ano ang nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng inggit sa ating mga puso?
ano ang ginagawa nito sa iyo? O di ba nagngingit-ngit ka ng palihim? At kapag hindi mo na mapigilan, eh di ba chinichismis mo na ang isang tao? Dahil lang naman nainggit ka. Eh ngayon, marami tayong mga politiko na andyan na. Anong nilalaman ng mga puso ng ating mga politician ngayon? Para magsiraan, para maglaglagan. Anong nilalaman ng mga puso? Pero tayo, anong nilalaman ng ating mga puso? Baka sumabog yan, baka sumobra yan. Wala. Mas magastos po ma-ospital kaya ikaw na mismo ngayon. Suriin mo na yan. Ayusin mo na yan. Mahalaga yan. Sige nga, pakidaman nyo ngayon yung mga puso. Pakihawakan nyo nga. Ano ba? Ano? Diba? Seryosong bagay. Kala mo wala lang. Diba? Yung pagkikiapit, pandaraya, pagkaingit, paniniram. Kala mo wala lang. Pero may nangyayari sa loob. Malaking epekto. At nagmamanifest nga rin yan sa ating pagkatao. Bakit ka nalungkot? O bakit ka malungkot? Anong pinanggagalingan ng lungkot mo? Ha? Wala akong pera eh, kasi yung kapitbahay mas maraming pera. Di ba doon naman nanggagaling? Kasi sisisi natin sa mga kung kani-kanino. Kahit yun na lang, di ba? Na, bakit matamlay ka? Bakit malungkot ka? Alam mo yan, hindi mo lang masabi. Sige, bahala ka. Tapos ayaw niya tumawag ng pare pag nagkasakit na. Pero sana po, no? Panyaya sa atin ngayong linggong ito, suriin natin ang nilalaman ng ating mga puso. Kung puro negative na yan, puro kasamaan na yan, bumaling tayo sa Diyos at siya mismong nag-uutos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang makikiapin, huwag kang mag-imbot ng hindi sa iyo. Amen. Thank you.